Okay, at may next booking na naman tayo agad. Ay nako mga parts, nandito ako sa 7-Eleven ngayon at nakita ko Ina-attack tayo ng scammer. At ang pangalan niya ito, Ses Fontanilla. Para aware na rin yung ibang mga deliveries. Ay nako naman talaga, mga scammer. Hirap ng trabaho ng mga delivery rider. Bukod sa mahirap na may trabaho, dahil sa panahon na umaraw umulan, yung ibang rider, nangihiram pa yan ng pera sa iba. Magkaroon lang ng puhunan sa pagbi-deliver. Tapos, utang na nga yung puhunan, may scam pa. So, paano na ang kabuhayan? Naniniwala ako, babalik din yung karma dyan sa mga yan. Baka ngayon, kinakarma na yung mga yan. Alright mga part, makulimlim na hapon sa inyong lahat. Another video na naman for today. Meron tayong booking ngayon, red ribbon tayo, bibili tayo ng cake. Ito ay isang surprise delivery. Pero sana yung susurpresahin natin sa delivery location, nandun yung mismong receiver ng cake para ma-film natin. Tsaka makita natin yung reaction ni ma'am. Okay, tara samahan nyo ako ulit mga kapagong. Puntahan na tirhan ng aming lugar. Pwede kang mamini, mapatago o bulgar. Handa ka na bang silipin at libutin? Ito, pakinggan mo ang mga pwede mong ikutin. Okay, nandito na tayo sa Red Ribbon. Sir, available yung cookies and cream? Ayun. Ma'am, yung cookies and cream po na junior size? Pasalat na lang po dito. Okay, ma'am. Ito lang talaga ilalagay, sir? Yes, sir. HBB lang. HBB lang talaga? Oo. Yung. Sir, picturean ko lang. Ayun. Wow. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you po. So, okay na nga order natin mga pads. I-deliver na natin to. Let's go. Going to Aberfurs. After ng Aberfurs natin, meron pa tayong booking ulit na susunod. Order naman tayo sa San Vicente. At deliver naman yun sa San Jose General Hospital. Aberfurs, Aber Second, bagong singkat ka anawan. Santo Niño First, Santo Niño Second, na San Juan. Santo Niño Third, kulay Lady Sol, Kaliwan, Daganay, Pascual, Sanchez, Manigla at Caloocan. Lapit na tayo sa ating delivery location. So mag-park muna tayo dito sa Tiolos Cafe. Hello po, good afternoon. Fast starter delivery po. Ma'am, andito na po ako mismo sa may Tiolos Cafe. Okay po. Pasok na lang po kayo. Huwag na lang po muna patayin. Ay, okay ma'am. Pasok na po ako nandiyan dyan po si Thea at Lay. Okay ma'am, sige ma'am. Pasok na po ako sa loob. Hold ko lang po yung call. Okay. Hello po, good afternoon. Delivery po kay ma'am. Yes po. Yung nakalagay po sa note ma'am, ano, Chloin. From Chloin po. Tama po ba yung bigkas ko, Chloin? Thank you. Sige ma'am, salamat po. Hello po ma'am. Hello po, thank you po. Ay ma'am, narinig niyo, okay na po? Apo. Sige ma'am, thank you ma'am. Sige po. Okay, success naman ang delivery natin. So next delivery na tayo. Punta tayo ng San Vicente. Yes, at nandito na nga tayo mga parts. Ma'am, dalawang leche plan po. Saka po isang espasol, yung canister tab lang. 4-7. Wait lang po. Ay, okay ma'am. Sige po. Sige ma'am. Kuha tayo ng leche plantini. Ito. Okay na to. Dalawa. Alright. Thank you po. Salamat din po. Okay mga parts. At ito na nga yung order natin sa San Vicente. Dalawang leche plan tsaka isang espasol. Drop off na natin ko sa si General Hospital sa Malasin. Okay, let's go. Sundod, Sibut, Tayabo, Tabulak, San Mauricio, Palestina, Marcos at tulad parang mangga. Pinili, pura Ismilyang, Boson, kita, Malasin, tsaka silipit, Bubona. Okay mga parts, another booking na naman tayo for today. Meron tayong pick up sa Josephine sa Baris Goodies. So pick up tayo dun ng cake.
And deliver naman natin to sa Christian Bill. At ang babayaran nating amount ay 950 pesos. Sakan, Santo Tomas at Villa Floresta, Canuto Ramos, Eugenio Rafael Rueda, mapupuo ba ang lahat kung meron pang natitira? Sabay natin sabihin San Agustin at Villa Marina. Okay mga pods, at nag-pick up na nga natin yung cake dito sa Baris Goodies. So tara na rin sa Christianville, sa drop off location. Dito na tayo sa Christian Village. Puntahan natin yung location ni customer. Ay ma'am, opo ma'am. Ang cake po ulit. Mukhang nabitin yung kanina mama. Ah, okay. Sa inyo naman po ito. Oo, okay, 1,010 lang ma'am. 1,010 pesos pa. 1,010 ma'am. Wala ma'am. Thank you ma'am talaga. Salamat ulit. Alright mga cards. Binigyan tayo ng tip ni ma'am. 10 pesos. Thank you ma'am. Sa tip. Okay mga cards, hindi pa tayo nakakalayo. Meron na tayo agad booking na susunod. Same pickup location ulit tayo sa Baris Goodies. Tapos sa Walter Mart naman ang drop off location. Tara mga cards, bilisan natin. Okay mga cards, na-pick up na natin yung order dito sa Baris Goodies. On the way naman tayo ngayon sa Walter McDo at nandun yung ka-meet up natin para kunin yung kanyang order. Okay, wala tayong binayaran dahil Gcash payment daw, bayad na, paid na, i-deliver na lang natin. Okay, let's go! Alright mga cards, nandito na nga tayo sa Walter Mart. Kaso nasa loob yung McDo, kaya tatawagan natin si customer kung lalabas ba siya o tayo yung papasok. Pre-order ni mamo, cookies, tsaka di ko lang kung ano tawag dito sa isa. Hello po, good morning ma'am. Fast starter delivery po kay ma'am Alec from Barry Goodies. Ayan po, basta po. Opo, ma'am, bali andito na po ako sa water. Tingin ko na lang po kayo sa labas or papasok po ako sa McDo. Sige po, labas na lang ako. Thank you. Okay mga fans, at na-drop na nga natin yung order ni ma'am dito sa Walter Mart. Wala na tayong booking, abang tayo ulit. Pero di pa tayo kumakain ng tanghalian. Kaya manunundo muna tayo ng ating pinakamamahal na girlfriend. Sunduin muna natin siya sa school para sabay na kaming uuwi sa bahay at sabay na din kaming kakain. Ayun nga mga pods, kaya yari-yari lang natin kumain na tanghalian. Meron na tayo natanggap agad na booking. So pick up tayo sa Roseville sa Santo Tomas. Purong layo nun ng 6 to 7 kilometers kung nasan tayo ngayon. Kaya pagka pick up natin ng item doon, i-deliver naman natin yun sa Malasin. Alright, maganda booking natin today. Sunod eh. Kaya tara, bilisan natin para makarami tayo ng booking. Let's go! Pag-ibang damara, panoorin ang mga nakamaskara. May iba't ibang kasuot ang makikita habang sila'y sumasayaw sa gitna ng kalsada. Matitikas na katawan kung tawagin ay lakan. Magagandang katawan, lakambini na naman. Ito nga mga pods, oh, gasolina na lang dito, 68, 67. Samantalang dun sa atin ng gasolina dun, ano, 76, ganun. Premium po, 200. Yes sir, 200. Thank you po. Sir, pick up ng order sa Roadside Smokey J. Thank you. Okay, dun nga tayo pupunta sa Smokey J. Dito yun, Jasmine Street. Okay, alright, nandito na tayo sa pick up locations. Ito po. At ito na nga mga cards, na pick up na natin yung item na i-deliver natin dun sa Malasin. Kaso di pala kasi sa bag ko. Okay na siguro yun kahit nakaangat. Let's go, tara na po sa drop off location sa may Malasin. Malapit daw sa Hotel Francesco at malapit din sa Tambahay. At mga cards, nandito na nga tayo sa gawing Malasin na. Ang inabunuhan pala natin doon na item na pinikap is 1,150 pesos. At yung delivery fee naman natin is 120,000. Kaya ang sisingilin natin kay receiver ay 1,270,000 pesos. Grabe, napakalaki, 1,000,000. So I think baka dito, kasi ito lang yung bakay dito. Ah, dito nga. Sir, magandang hapon. Delivery po kay tama, dito nga yung location natin. Sir, bali babayaran po ano, 1,270. Yes sir.
Okay mga parts, at meron na tayong next booking ulit after natin dito na nakapag-deliver sa Malasin. Ang next booking natin or ang next pa-irand natin may nagpapa-deposit sa atin sa BDO. Malapit lang tayo sa BDO dito kasi andito na tayo sa Malasin. So dito na lang din sa BDO Watermark. At tulad nga lang sabi ko sa inyo mga parts, malapit lang tayo sa BDO Water kaya nandito na tayo ngayon. So hanap tayo ng parking, siguro siyempre dito tayo sa delivery riders parking area. So may nagpa-errand sa atin, nagpapabayad ng electric bill dito sa Helco. Ang abonuhan natin is 1,296 kung di ako nagkakamali. Nasa cellphone ko kasi yung resibo. Kaya mga cards, tara na ngayon sa San Jose Electric Cooperative. Wow, parang ang dami yata ng tao. Ang pipita tayo ng mahaba. Ah, sana konti lang pila. Ito tayo sa malilim na parkte. Okay mga parts, at katatapos natin magbayad dito sa sahel ko. Grabe, almost 1 hour tayong pumila. Meron kasi tayong next booking na 2 PM, 2:06 na. Late na tayo mga parts. Let's go. Tara na sa Marquez Restaurant. Kailangan natin doon kunin yung order natin. Late na tayo. Kailangan natin julisan. Okay mga parts, dito na tayo sa Marquez Resto. Ma'am, kunin ko na po yung bihon. Yung bihon ma'am, kukunin ko na po. Okay, nakuha na nga natin yung order. At dali-dalian na natin idala to kay customer. Kapagalitan tayo kasi 2 PM delivery time na ito. 2:12 na. Ito po. Kay Ma'am Bea ma'am. Magkano kuya? 560 pesos pa. Thank you. Okay, at may next booking na naman tayo agad. Ay nako mga parts. Nandito ako sa 7-Eleven ngayon at nakita ko. Ina-attack tayo ng scammer. Itong pangalan niya ito, Ses Fontanilla. Para aware na rin yung ibang mga deliveries. So nagpapa-pick up siya ng cake, money cake daw na may 10k na laman sa loob. Tapos wow, nagpapabili siya sa 7-Eleven ng soft drinks ano mga parts. Meron siyang code na sinend. Pa-scan daw natin to sa cashier ng 7-Eleven at bayaran daw natin. So parang parang nagdududa kasi kadalasan ng mga scammer ganito pinapagawa, may mga pinapabayaran. So ngayon ang gagawin natin mga pods, tatawagan natin tong counter na to. Kunwari sasabihin natin okay nyo sa 7-Eleven dito tayo makapag-scan ng barcode, tapos tsaka na natin i-reveal na ganun, sasabihin natin so ganun natin. Alright, eto na. Okay mga pods, so nakablock yung number na natin. Ba't tayo blinock? Kasi dito mga parts, meron din siyang note dito na pwede raw bang makuha yung number ng rider. So binigay ko naman yung number ko. So yun siguro yung isang taktika nila para ma-block nila agad yung rider at hindi na niya matawagan. Okay, kaya kinukuha niya agad yung number ng rider. Pero kanina actually nakausap ko siya kasi sabi niya dito, sabi po muna pauna yung 7-Eleven at pa-update po sana ako kung anong available na soft drinks para makapili ako. So yun yung time na tinawagan ko siya kanina. Nakausap ko siya kanina ang sumagot babae. Tapos parang naka-loudspeak yung cellphone. Hindi ko kasi na-record kanina. Sa loob ako ng 7-Eleven, nakatanggal tong helmet ko. May nagtuturo sa kanya. Tapos ang lagi niyang sagot, wait lang po, tatanong ko lang po kay mama. Kaya ngayon, i-text na lang natin. Lokohin natin to. Sabihin natin na na-locate natin siya gamit yung phone call. Para matakot at hinto na nila tong pang-scam nila. Ito oh, meron pa kami conversation kanina. Huwag mo din daw po pala kalimutan ko na yung resibo pag na-scan na po yung barcode sa 7-Eleven, sabi ko. Sabi ko, ma'am, na-locate na po namin ang location nyo during on-call po kanina. Matagal na po namin kayong iniimbestigaan. Sana matakot. At ngayon ma'am, matatapos na po ang pangluloko nyo. Yan, send natin mga friends. Sana sa pamamagitan nito, matakot sila at hindi na nila tumagawa.
Ay nako naman talaga, mga scammer. Hirap ng trabaho ng mga delivery rider. Bukod sa mahirap na nga yung trabaho dahil sa panahon na umaraw umulan, yung ibang rider nanghihiram pa yan ng pera sa iba, magkaroon lang ng puhunan sa pag-deliver. Tapos utang na nga yung puhunan, may scam pa. So paano na ang kabuhayan? Naniniwala ako babalik din yung karma dyan sa mga yan. Baka nga ngayon kinakarma na yung mga yan. Kaya payo ko lang din po sa mga ibang may delivery service dyan, once na merong nagpapairan sa inyo na hindi nyo naman suki o bagong customer lang at ang pinapautos pay bills at may isi-send silang barcode para yun ang bayaran, huwag na po natin tanggapin. Kung pwede naman natin silang i-entertain, gawa natin sila ng sistemang ganito. Bayad muna. So maganda, bayaran muna nila tayo o yung rider bago sila magbayad doon sa 7-Eleven. Kasi nangyari din yan minsan, sinabi ko yun na ma'am po, pwede po bang kunin muna ni rider yung payment bago po magbayad sa 7-Eleven. Ngayon ang sagot naman ni scammer, ang payment law kasi niya through GCash po, pwede raw bang minsan na lang yung bayad niya. Sige ma'am, pasenda lang po ako tapos bago po bayaran ni rider. Ayun, hindi na nag-reply, hindi na nag-chat. So, ibig sabihin, hindi nila tayo kayang utakan pagka ganun yung ginagawa natin. So, yun lang mga parts. Sana wala nang madali yung mga scammer na ganyan. Sana wala na silang loko pa na ibang delivery. Ay, nako. Waiting tayo ng booking. Tambay muna tayo dito. Malamig dito eh. Alright.